Andito po ako sa SNR ngayon, personal. Ayan po yung sagali mas mo para makita ka. Ang aking driver, si Ricardo Singapan. Yung aking alalay na si George. Eto, papakyawin na ho namin yung bigas. Ito po yung update. Maglagay ka ng bigas na magpapakain tayo ng mayigit apat na mga 4,000 yung pakakainin natin bukas. So, mga ilan sako yung kailangan natin bilhin? Mga 10. Oh, karga. 10 sako. 10 sako. Ayan. Guruhin nyo po. Ito po. Marami tayong mga politiko. Hindi na ako magbabanggit. Basta politician, ha? Okay? Doon sa mga matataas na posisyon. Kay Senador Yang, Congressman. Sandamakmak na daming pangako nung hindi natin kailangan. Meron naman pong iba, panayang papicture ng papicture doon, papicture dito. Maya, gumagawa raw ng mabuti at kakalusugan ng kanilang inuuna. Kesyo ganito, kesyo ganon. Pero ngayon po, nandito tayo sa gitna ng ating Holocaust, sa gitna ng ating sinatawag na pandemic. Eh bakit wala akong makita ni isa man lang sa kanila? Nga pala, doon po sa aking mayaman challenge, marami na pong kumatol. Meron doon sa kabilang subdivision namin ay gumawa rin na namigay din ng pagkain, namigay din ng bigas, namigay din ng kung ano-ano. Thank you! Ibig sabihin, ako ho yung promotor. Ha? Yung mga ibang mayayaman, yung mga kaibigan ko, nagsikilos din po at ako po'y natutuwa dahil doon sa ginawa nila. Pero ngayon po, ang kina-challenge ko rito, yung mga politikong sandamakmak ang pangako para sa ating mga kababayan. O ayan o, ako na mismo. Ako ho mismo itong namimili. Ako ho mismo. Okay, asa na ba ito? Masain lahat ito, makapagpakain pa ito ng mga 4,000. Okay. Alright, o itabi mo muna dyan. Ayan o, sinimulan na namin yung bigas. Ha? At marami pa ho kaming bibilin. I-update ko kayo mamaya. Ha? Pasensya na ho kayo. Ha? I-update ko kayo. Dito po, ang kina-challenge ko po rito is yung mga politikong sandamakmak ang pangako sa taong bayan. Ngayon kayo lumabas, meron tayong epidemya. Ako po, personal lumabas. Kasama ko yung mga tauhan ko. Nagpunta ako sa banko. Nag-withdraw ko sa ATM dahil sarado yung banko. Nag-withdraw ko ng mga 300,000 at ipamimili ko po. At yun po ay bukas na bukas. Ipamimigay ko. Baka sakali po dito sa aking ginagawa ay yung ibang politiko sa damakmak ang pangako ay matauhan. At least lang po, pag namigay kayo, wala naman picture taking na babanggitin pa yung pangalan nyo. Ako po, pagbigay, nagtatanong nga ho yung police kung sino yung pasasalamatan. At sabi ko, pasalamatan nyo ho yun. Kasi hindi ko nga ho binigay yung aking pangalan. Ayan o, I challenge all the politicians who has a lot of promises to our fellow countrymen to act in times of pandemic. Update ko po kayo. Marami pa ho kaming bibilin. Ayun o, inuna ko lang ho yung bigas. 10 sako. Isasayang ho lahat yan. At syempre, magpiprepare ng mga ulam. Basta uubusin ko ho lahat ng winidro ko ngayong araw na to para bukas ho maipamigay sa ating mga kababayang homeless. Pati na rin ho doon sa mga makakapulisan natin na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa para lang sa seguridad ng ating bayan. Maraming salamat po. Hello guys. Good afternoon. Mga pala. Gusto ko lang i-shoutout si Francis Leo Marcos dahil sa kabutihan niyang puso nagbibigay ng tulong para sa mahirap. Ito po, bumiyahe pa kami from Bulacan, ha? Para umorder ng 550 bigas ay pamimigay namin para sa mahirap. Kaya shoutout sa iyo, kuya, sir, salud. Ayan po, kung makikita niyo. 550 sacks of rice, mga kaibigan. Ayan po. Ibibigay namin pareha sa mga mahirap po yan. Ayan po, kung makikita nyo. First batch pa lang po yan. Kaya, sa'yo, Francis Leo Marcos, iba nag-donate ka ng 500, dinagdagan ko pa ng 50 para mas marami yung akin. Kaya sa mga gusto pong magkaroon ng bigas, mag-message lang po kayo sa Calamba City Updates para mabigyan po kayo ng bigas. At ngayon, napatunayan po namin na ang mga taga-Calamba ay hindi support! Ngayon po, ito po ay konting nakayanan para po ibigay sa akin mga kasamahan. Iwa po ng ating epidemya, share my blessing po. Konting tulong, ano po, papagdamutan nyo ang ating konting nakayanan. Maraming salamat po. Yan, papamahagi po namin yan mamaya ang hapon. Ine-ready lang po namin, ine-repack.
para sa ating mga kababayan? Almusal. Ulam sa almusal. Para hindi puro bigas. Ayan, may ulam naman ngayon. Itlog, tsaka tuyo. Dato, pero challenge accepted. Sige lang. Ito, Sir Leo. Matatapos na yung 1,000. Nasa ako na bigas. Ha? Sa'yo, 500. Ito, 1,000. Ito, pinakapugi, oh. Para nagmaman yung bro. Ayun naman, man, oh. Ayan. Hi. Oh. 1,000 niya, nasa ako na bigas. Ayan, matatapos na kami. Anong oras na ba? Oras na para magpatuli. Ayan ah, 1,000 na sa ako na bigas yan. Ay. Kung makikita mo, matatapos na. Anong oras na ba? Mag-alas 9 na yata. Ayan ah. Ayan, Sir Leo. Accept your challenge. Oh. Oh, 1,000 yan. Para sa mahihirap lang to. Bawal kumain ng mayaman ito, mapupulunan. Oh. Oh. Ayan oh. Sir Leo. 1,000 na sa ako ng bigas yan. Oh. Ilibutin ko ah. Kapababa lang namin yan para sa mahihirap ito sa pulon nyo. Ayan oh. Oh. Ah. Kasi nag-live ako ulit dahil matatapos na ang 1,000 sa ako. Pinababa. Sir Leo, ayan na yung hamon mo na magbigay ng mga pagkain sa mahihirap. Sinusunod ka na namin. Oh. Ayan, oh. Hindi ka nagbigo. Hindi ka namin binigo, ha. Ah. Ayan, hindi mo nagawa ko na. Oh. Mga bataan ko, Miglio. Oh. Oh, binabati ko si Captain Junior Alvarado dyan. Sa Kainta. Ay, sa Pasig pala. Oh, Sir Cotelo. Captain Cotelo ng DOS. Pasinto, pinabati kita. Si Pisus Diara ng Uno. Rokero. Ah. Pinabati ko kayo. Ito, kaklase ng anak ko. Karapatang payat din pa rin. Ayan, oh, malapit na matapos. Oh. Oh, 1,000 na sa ako na bigas. Ha? Ayan. Oh. Live yan, live. Matatapos na. Sir Leo Marcos. Oh, accept yung challenge. Magkain ito ng mahihirap, hindi pang mayaman. Alam mo. Pag mayaman ang kumain ito, ah, hindi malulunok kasi wala pang ulam, kanin pa lang. Oh, ayan ha. Ayan ako, matatapos na yan. Kunti na lang siya. Siguro, let's say, mga ilan na lang ibababa natin? 200? Mga 200 na lang daw may ibababa para sa 1,000. Binabati ko, Captain Narcito Alvarado, nanonood ka, nabis ka. Captain Cotelo ng DOS, ng Masampung, binabati din kita. Miss ko na kayo. Pagpakain kayo para sa mahihirap. Ha? Ah, Sir Tibira ng Uno, nanonood ka. Hoy, Rolando Roquero ng Uno, kumusta? Ito talaga, oh, kumusta kayo dyan sa Balintawak? Mag-iingat kayo, madukutan kayo dyan. Yung LRT, sarado na, banda rito na kayo. Ha? Isara nyo na yung LRT, tapos punta na kayo. Sir Roquero, si Taguro nasaan? O ayan o, malapit na kami matapos o. O, 1,000 sa ako.
Sabihin mo dyan sa mga taga-uno, kumusta? Ha? Ayan. Kailang ano? Oh, live yan ha, live. Oh, sige, malapit na matapos. Ayan. Basta ito po, malulubat kasi 1,000 na sa akin yan. Ayan o. Papakita ko sa inyo kung gaano karami. Ayan o. 1,000 na sa ako yan, oh. Ayan, kita niyo yung mukha ko. Kahit hindi ako guwapo, pero mag-inoo. Oh. Ayan, oh, dumarating sila habang nag-aapon. Look, ano nga, go? Reaction kita. Oh, okay. Mamaya lang para makita mo. Papanoodin din. Oh. Ayan, ah. I-share nyo to, pagka mamaya burahin ng FB. Pag yung bumurahin. Pag yung bumurahin. Lahat na. O, mga lumandami, payong. Pwede na yung. Ayan, o, bigas. Ayan, kita nyo yun. Walang iba nyan. Barangay Apulo nyo. Walang tatalo. Lahat. Mayroong bigas. Ang bawat pamilya. Dito sa amin. Pwede magbinta. Pag naka-isa sa ako, magbibinta para sila. Oh, ayan o. Oh. Oh. Sir Narcito, Captain Narcito Alvarado, binabati kita kung nasaan ka mangayong lupalob ng bansa. The best ka. Ulam na lang ang kulang nito. Sige, thank you sa mga nanonood dyan. Ayan. Sa mga mayayaman dyan, mag-donate na rin kayo. Oo. Oh. Ayan o, yung mayayaman dyan, nasa na yung pera para sa mahihirap sa panahon ng unos. Ah, o babay na, lubat na, 6% na lang po. Bye-bye. I love you. Para dun sa ibang politiko ha, na puro pangako pero nagtatago ha, meron po tayong epidemya ngayon. Kung kaya po ng artista na kumikita lang kapag merong pelikula ang tumulong sa mga kababayan natin, eh siguro naman kayong napakarami nyo nang itinago, ay makakatulong na rin kayo. Ah, yun po. Danny Ramos, mabuhay ka. Pakinggan po natin ang sabi ni, ang salita ni Danny Ramos, ang pagtanggap niya sa aking challenge. At talaga pong nakakataba ng puso. Para sa iyo at sa iyong mga kasamahan at sa iyong buong pamilya, Danny Ramos, mabuhay po kayo. Ha? Mabuhay po kayong lahat. Kaya kayo mga politiko, ha? Ayan, tularan nyo yan. Magandang araw sa inyong lahat. Pakinggan po natin si Danny Ramos. Yan, in response to Francis Leo Marcos na idol, idol ka, kaya sinyalens mo kami, kahit siya kumayaman, gagawin ko yung challenge para sa'yo. Danny Ramos, thank you for accepting my challenge. Speechless ako. Wala na ako iba sasabihin kundi mabuhay ka at ang iyong buong pamilya. Challenge accepted. Para sa iyo, idol. Para sa ito, idol. Galing mo. Namimili ka tayo sa mga frontliners at saka sa mga natin, mga kaugay natin sa ano. Tutuyo pa, oh. Kalakayahin nyo rin ito. Thank you, thank you, thank you. Yan, si, ano. Thumbs up. Thank you, Boss Dan. Yan o, si paring Ronald. Si ating, ano, macho man na si. Yan. Mga kaibigan, napakinggan nyo po. Si Danny Ramos yan. Yan po yung aktor ng Senoritos. Ha? Sa kanyang maliit na kapamaraanan, talaga namang saludo po ako. Danny, dalawang kamay pa. Ayan. Ngayon po, ang china-challenge ko rito, kung kaya ni Danny gawin, china-challenge ko rito si Rob C., si Res Cortez, ni Levi Ignacio, si Carlo Aquino, si Rafael Rosel, ha? Lahat po ng aking mga artista, including na yung director ng FMBC Production Picture, kina-challenge ko kayo. Ang hindi sumagot sa challenge ko, support. Ha? At pag ang hindi sumagot sa challenge ko, hihiwalay ko bilang kaibigan ko. Ayan.
Sina-challenge ko, Carlo Aquino, Rafael Rosel, Levi Ignacio, Rob C, ha? Kuya Res Cortez, ha? Ito challenge lang, ha? Challenge. So, yun, ang hindi sumagot sa challenge, support. Sino ang susunod kay Danny Ramos? Magandang gabi, walang pikunan. I love you guys. Seconds lang, no? Ay, now, we are live. Anyway, mga kaubayan, kaya po ako nag-live ngayon, not because meron lang pong isang umaksept ng challenge ko, no? Etong taon to, bago ko po sana banggitin, alam niyo po, hindi na ako magla-live at ako'y magpapahinga na. Pero bago ko sana to banggitin, pinag-aralan ko muna. Patingin nga ng video. Wala ka ba niyan? Wala ka bang video niyan? Pakita mo, sa YouTube ko nakita. Pakita ha? Pakita ko lang. Hi to Maria Balitaan, Roy Lintaw, hi, hi Rolly, Bulaboy, Josephine Montemayor, please. This is my life. Tinubuan ako ng balbas. Ipapakita ako, eto. Sana? Lakihan mo, lakihan mo, lakihan mo. Asan yun? Sa truck niya? Yo! Hindi ako mahilig magpakita kung anong meron. Baka hindi yan yun. Ah. Ito po yun, boss. Ayan, medyo i-atras mo ng konti. Bigas, sabo ng big... Ayan. Ito po. Sidecast, one love. Hindi ko kilala tong taon to ha, pero pagbasdan nyo. What's up sa mga ka-hombre ko dyan? Fuck man, makagag, what's up man? At syempre, nandito ako sa QC. Ipakita mo kung gano'ng kaastig ang QC. Itong pagmumukhang to ay fucking super band sa QC. But then nandito tayo, just for the sake of it. Kasi syempre, si Idol Marcos ay nag-ano ng challenge. Gumawa ng isang challenge. Mayaman challenge. At syempre, dahil ako, kasama ang pamilya ko sa Extreme House. Kami ay may... Okay, hindi ko po siya kilala, pero may narami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Yang kagaguhan mo ang kailangan na mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Ayun, yun po yung dahilan kung ba't ako nag-live. Kasi po nagre-review po ako ng comments sa aking YouTube channel. Para po bukas sana, ma-review namin ngayong magdamag. Para bukas, malaman ko po yung kung sino po yung babimigyan ng bigas. Eh, akalain nyo pong sa pagre-review ko sa aking YouTube channel ng mga comment, nakita ko po yung makagago. Sinagot ni makagago ang hamon ni Sir Francis Leo Marcos. 500 sako ng bigas sa frontliner ng Quezon City, Extreme House Notorious Motorsports. Wow! Alam mo, makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Ang lulupit yung mga nasa gasaan ko. Pero, yung kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ako. Nasa likod mo ako. Ha? Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka! Yung kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. Ha? Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Oh, ako yung gago, gagong-gagong promotor ng kagaguhan mo. Pero, yung kagaguhan mong yan, yung kagaguhan natin, ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan ka ng ating lipunan. Para sa'yo, kung sinong politiko ang kukontra sa ginagawa mo ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, i-dismiss niya. Bakit? Higit pong kailangan ng mamamayan. Hindi lamang po yung kuda at satsat sa lipunan.
Hindi po yun eh. Alam niyo po, tama po yung sinasabi nung aking inspirasyon na si Yorme. Isa sa aking mga inspirasyon. Marami pa ho kong politikong marami pa hong politiko na nanunungkulan sa ating bayan ang nag-inspire sa akin. Okay? Yung inspirasyon ko. Pero isa na rin si Yorme. Wag naman tayong tigilan muna natin ang politika. Kung meron kayong makitang tao sa lansangan na kaya siya lumabas ay para tulungan yung ating mga kababayan, yung ating mga frontliner, hindi lang ang frontliner, especially yung ating mga maralitang kababayan na higit na nangangailangan. Yung mga frontliner po, alam natin talagang sila yung nagbubuwis buhay para maging safety tayo. Pero ang gobyerno po ay meron po ang gobyernong ayuda para sa kanila. Yung idutulong po natin sa ating mga frontliner ay karagdagang ayuda po para naman maiparamdam natin doon sa mga frontliner na may nagmamahal din sa kanila. Hindi lamang sila yung hindi sila kalaban. Okay? Yang kagaguhan ni makagago na yan. Yan po ang kailangan. Please, para doon sa mga tigilan muna natin yung kew-kew. Huwag muna ho yung dak-dak. At saka na tayo magdaldalan pagkatapos ng COVID. Ngayon muna, yabangan muna kailangan ngayon. Yung mayayaman challenge talaga. Ayan, sa sobrang yaman ni Makagago, isang truck na 500 kabambigas yung binili. Para ipamigay. Grabe. Tanga na. Parehas tayo. Gago rin ako eh. Ako isang gano. Gago rin. Ay, grabe. Pero, Makagago, mabuhay ka, barako ka, sampunan yung mga kasamahan. Yung mga kasamahan mo dyan sa Extreme House, at saka sa Notorious Motorsports. Pagkatapos ng COVID, magkapi tayo. Maggaguhan tayong dalawa. Alam mo, gustong gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Pero grabe itong challenge to. Makagago, mabuhay ka. Wala akong copy ng video mo eh. Kung may copy lang ako, i-repost ko sa aking YouTube channel yun eh. O kaya dito sa aking Facebook para makita ng taong bayan kung gaano ka katalaga katarantado at kagago. Pero uulitin ko, yung kagaguhan mo ang kailangan ng ating mamamayan ngayon. Ha? Makagago! Gago ka talaga. Parehas tayo. Ako promotor ng kagaguhan na nangyayari ngayon. Ako yung promotor ng kagaguhan na to. Pero, yun lang po, hindi na ako magtatagal. Para doon sa lahat ng viewers na to, pakishare naman tong video na to para makarating kay Makagago. Alam nyo po, pag nakakakita po ako ng tumatanggap ng challenge ko, hindi ko po yun pinalalampas. Makagago! Wala na ako ibang sasabihin sa'yo kundi mabuhay ka. Yang kagaguhan mo, kailangan niya ng Pilipinas. Gago ka talaga. Isa sa mga tropa namin, meron po na text sa akin dito, pakikita ko sa inyo. Si Jaymar. Ito po. Na sinagot po ni Romano Marcela yung aming tropa, yung aking challenge. At ito na pala, talaga namang napakarami hong grocery. Worth 3 million pesos po ang mga ginastos niya. So para sa'yo, Romano Marcela, yan po ay katropa namin yan. Na talaga namang parang dahil kay Jaymar, parang nung nakita niya yung video ko, yung challenge ko, at naisip niya na hahamon din daw siya. Kaya ito po mga kaibigan, para makikita niyo po dito yung video ni Romano Marcela kung saan inilatag niya yung pambili at hinikayat pa niya yung mga politiko na kung maaari, huwag naman 2 kilo ang ibigay na bigas. Dagdagan naman. At least gayahin man lang kami.
O eh, kami ho, pag nagbigay, isang sako eh. O, di po ba? O, ito po kay Romano Marcela. Panoorin niyo po yung video nito. Romano Marcela! Grabe! Mabuhay ka! Francis Leo Marcos, tinatanggap ko yung hamon mo. Itong budget na to, para sa mahigit 100 pamilya na makikinabang. Sana yung request mo sa mga politiko na nagbibigay ng halos dala-dalawang gilong bigas na pang isang araw lang, kahit pa paano gayahin tayo. Ayos ka sa akin, Tol. Oh, kaya kayo, kung ayan, si Romano Marcela, ordinaryong businessman, isang businessman, tumanggap sa hamon ko, o kaya ngayon, bara ko yan, ha? Tol, okay ka. Thank you, tinanggap mo challenge ko para sa akin, isa kang tunay na lalaki. Hindi ka katulad ng mga politikong subo! Napanood niyo po si Amihan Enrique. Siya po, good afternoon po. Bulacan. Tinanggap niya yung challenge hey, ko. Boss, Francis, para kay Amihan Enrique, Marcos. Tulian. Sir, challenge kaya accepted po. Sa simpleng pamamaraan. Maraming salamat. Meron ako yung inyong bibigay na po natin to for the frontliners dito po sa Hagunoy, Bulacan. Ay, repack na po natin. Then, pagkarep ako, pumimigay na po natin. Na-implementyan po tayo ni Sir Marcos Francis Marcos. Ayan na po, napanood niyo po si Amihan Enrique. Siya po, taga Hagunoy, Bulacan. Tinanggap niya yung challenge ko. O, para kay Amihan Enrique, barako ka. Tuliyan! Para dun sa mga ibang politiko, hanggang ngayon tulog pa rin, kayo ay isang malaking support! Support! Huwag na kayong magpakasupport. Kung kaya ni Amihan Enrique, kaya nyo rin. Paalam. Maraming salamat! Meron na tayong Francis Leo Marcos Challenge Fever! Amihan Enrique, yan po si JP Eligio from Bulacan. Ha? So, ang Facebook po niyan ay Amihan Enrique. Friend ko po siya sa Facebook at kaibigan ko po yan. So, pwede nyo pong i-follow yung kanyang Facebook. Eto, simpleng tao lang. Ha? Simpleng tao. Sumagot sa challenge ko. Akalain nyo po yung 50,000 pesos, eh mahirap po yun hanapin para sa isang ordinaryong pamilya. Pero dahil po sa challenge ko, na-challenge siya, siya at ang kanyang asawa, yung kanilang ipon, ay kanilang ipinamili para ibahagi sa kanilang nasasakupan. Kaya po pakikalat po itong video na to para makarating pa po sa iba ng tularin. Kung kaya ni Amihan Enrique, syempre kaya din ng ibang politiko, yung mga mayayaman dyan. Ha? Amihan Enrique, isa kang tuling-tuling lalaki. Ah, yung asawa mo, kaloob ng Diyos sa'yo yan. Para sa mga politiko na hanggang ngayon tulog pa rin, pag nakita ko kayo, tutuliin ko kayo. Huwag na kayong magpakasupot. Meron tayong epidemya ngayon. Tulong tayo. Amihan Enrique, mabuhay ka. Maraming salamat. Saludo ko sa'yo. Francis Leo Marcos, at magandang hangarin mo na makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong lalo sa panahon ngayon. So, narito ako, narito ang kumpanya ko, I accept your challenge para mamigay din ng mga tulong, konting tulong sa mga kababayan natin. At ganito nga, nagpadala ako ng 500 bigas from Nobel Siha para ibigay sa mga kababayan natin nang sa ngayon sa munting paraan ay makatulong tayo. So, sa mga mayayaman dyan na nakaupo lang sa bahay, na marami naman talagang pera para tumulong sa kapwa natin mga Pilipino, manghindut kayo, tumulong naman kayo. Kasi mahirapan ang gobyerno natin na tulungan lahat. So, kung tayo naman ay nakaangat sa buhay, may kakayahan tayong tumulong. So, mamigay tayo ng tulong sa mga kapwa natin. Ngayon natin malalaman ang pagiging makatao natin sa ganitong sitwasyon. So, tumulong tayo. At sa lahat dyan, ng buong Pilipinas, buong Pilipino na kayang tumulong, hinikayat ko kayong sumama sa amin para magbigay po ng tulong sa mga tao na nangailangan para malagpasan natin ang gatong sitwasyon. At sa mga tao naman po na nawawala na po ng pag-asa dahil nahirapan po sa gatong problema, huwag po kayo mawala ng pag-asa, magdasal lang po tayo at darating po ang tulong. Darating po ang tulong sa inyo. Tutulungan po namin kayo kasama ang kumpanya ko at ang mga tao pong parating pa
Alam ko po marami pa po yung mabubuting kalooban para tumulong sa inyo. So magdasal po, huwag po mawala ng pag-asa. Narito lang po kami para tumulong sa inyo. Salamat po sa lahat. Ayan, binura na naman po ni Facebook yung aking live video. Taka, pangit yata yung intro ko ha. De, kanina kasi, nag-live ako, na-interrupt yung signal. So, ayan, ina-announce ko po pala si Sir Rolando Valdez. Yung isang sakong bigas mo dito, since hindi mo makuha, iahatid sa'yo ni Jake. Ayan, si Jake yung maghahatid. Yan o, oh, yung tirador ng kaning lamig. Ayan. So, guys, baka iniisip nyo, ako, kumakain ako palagi ng masarap kasi chef yung asawa ko. Nagkakamali kayo. Oh, mas maswerte pa yung mga bibigyan namin. Dahil mariposa. Ayan. Kami dito, kinakain namin, oh. NFA lang, papakita, bakala nyo. Papakita namin sa inyo. Mm. Oh, ayang rice na yan, NFA lang, lang yan. NFA kinakain namin, yung pinamimigay namin, mariposa. Bunga! Ayan, so, yung pagkain ko dito sa sarili kong bahay, NFA rice lang kami. Baka iniisip nyo, mariposa din yung sa amin. Hindi po. Itong pinamimigay namin, mariposa. Tapos, yung pagkain namin, ayan, NFA rice. Diba? Oh. Kaya yun lang. Eh, sabi nga nila, si chef kasi masarap ang luto ng ulam. Kaya napasarap yung ulam. Pero actually, ang paborito kong luto ni chef yung ano lang, yung mga itlog, tsaka may kamatis, may bagoong. Ayan lang ang mga paborito kong pagkain. Para patunayan ko sa inyo, ha, na ang pagkain, ang pinamimigay namin, mariposa, at ang aming kinakain ay NFA, papakita ko sa inyo from our kitchen. Eh, kita nyo naman. Ayan, oh. Bigas na bigas pa lang NFA na. So, tara. Tara, guys, sa kitchen ni namin. Ayan, ni Chef Ella. Papakita ko sa inyo. Ito. Ito, ah. Ayun, oh, aniwala kayo, ha? Oh, ayan, oh. Kaya nandyan yan. Oh, ito, naka-isang sako na kami. Naubos. Oh, ubos na yung isang sako. Bigas namin. Ito, say, kumukuha, saan kumukuha ng bigas si Mami? Itong NFA, saan kinukuha niya? Dali, isa, saan niya kinukuha? Turo mo sa akin. Kay Mama ata. Kay Mama? Ay, doon ba yun? Yung nalagay ng NFA? Ito. Oh, ayan, oh. Dito, salukin natin, ah. Oh. Oh, mga brads. NFA lang. Oh. Ayan ang bigas namin. Oh. Nakita niyo ba? Kita niyo ba? So, ayan, isang sako. NFA rice, sasalin doon. Doon, sasalin doon. So, NFA rice lang ang kinakain namin. Ayan. Mga brads, ang aming munting kinakain, NFA rice lang. Kaya, kayo mga mapapalad na binibigyan namin. Ayan. So, syempre, sabi nga ni Chef, magbibigay ka lang din, sarapan mo na. Parang kinalimutan na yung para sarili namin eh. Kinalimutan na yung aming mismong kinakain. Although NFA rice lang, eh, hayaan mo na yon. Sabi nga niya, ang importante, hindi ka mapahiya sa mga taong binibigyan nyo. Ayan. So, pinamimigay niya, mariposa rice. Oh, isang bagsak at isang sakong rice para kay Rolando Valdez na, ano si Rolando Valdez? Siya ay security. Security ng Watermax. Ayan. Okay, Jake, nabigyan mo na ba yung ano mo, yung bigas mo? Doon sa nanay na. Na kay nanay na sa Puso Rubio. Oh. Tuwa na. Di sinamba ka na nanay mo na naman. Oh, Jose Rizal na naman ako. Bayani. Ayan po ang ating bayani, si Jake Novarte. Oh. Siya po ang supervisor ng Watermax Enterprises. Isa-shoutout ko po pala yung aking mga viewers. Ayan. Ayan, nanonood ngayon. Si Arvin De Vera, si Ching Arionso Marquez, Jeff Poitik, Faisal Abdul, ayan, Bergs, si Irma
Tore, yan, Dennis Ocampo. So sila yung mga viewers natin ngayon. So shout out po sa 16 na viewers. Dami kong viewers, 16 na. 16 lang, hindi daan-daan ng viewers ko. Konti lang. Sobrang init kasi, sir. So, kailangan matulog. Yan, tulog. Ano bang oras ngayon? Alauna pasado na. Alauna pasado. So, eh, habang alauna pasado, yun pala. Maraming salamat po sa aming supplier. Hindi nyo kami pinababayaan sa pag-ibigay ng tulong sa mask. Yan, yung mga mask na pinamigay natin sa mga local government. Yan. Nanonood ngayon si Mayor Christian Yap. Hello po, tsaka si Sir Jason Bortoso. Hello sa inyo. So yung mga mask na darating bukas ay 16,000 pieces po yun. Ay, no. 6,000 bucks na mask yung darating dito sa Alcala, Pangasinan. So, thank you very much. Ito po ay hindi namin pinapatungan ng malaki. Ito po ay kawang gawa lang, tulong lang po yan. Baga, matulungan lang natin yung mga local government natin, yung ating mga tawag dito, frontliners. Yan, yung mga frontliners natin, yan. Sila po yung mga bumibili sa atin ng mask. At thank you very much for your trust. Ayan. Mga nakitiwala sa aming kumpanya. So, ito po ay galing sa Jose Nueva Ecija. At ang balita ko, guys, ang Mariposa rice, masarap daw. Ano kaya ang lasa niyan? Hindi pa ako nakakakain niyan. Kasi sanay po ako sa NFA. Oh, hindi ako sanay dyan. Masarap yan masyado eh. So, maraming salamat po sa mga empleyado ng Watermax. Ayan. Tapos, tawag dito. Yan, natanggap nyo po ang inyong supply ng pagkain sa bigas at mga itlog. Ayan. Kuya Jake, magkano kailangan mong pera? 16,000? Okay, sige. Kanino mapupunta yung 16,000 na yan? Kanino? Edmar. Kay Edmar. Kay Jimwell. Rolando. Rick. Si... Ako. Sino pa? O, ikaw. O, sige. Bahala ka na maghati-hati dyan. Lista mo na lang. Si Jonathan, hindi ba nakakailangan ng pera doon? Pati si Jonathan. O, meron din ba siya? Nanti ko, sir, yung... Yan. So sa mga tauhan ng Watermax, sa aking mga empleyado, kasi priority namin kayo na sino? Si Jonathan? Jonathan. Ah, sige. Bigyan mo ng isang sakong bigas. Siyempre. Parang bihira. Parang sinabi mo nung si Jonathan hindi sa akin nagkatrabaho. Yon, kay Jonathan. Jonathan. Kung nanonood ka man, nananawagan ako sa iyo. May isang sakong bigas ka rito, Jonathan. Maghintay-antay ka na sa pintuan mo para tingnan. Di-deliver mo ba? Wala mo sasakyan niyo, sir. Ay, ganun ba? Eh, yung sasakyan niya, yung Mio. Kaya doon. Oh, kaya yun. Kailan baka maharang? Kaya dito, kumakalabas ka dyan. Kapitan. Oh, Jonathan. Sa staff ng Watermax, pumunta ka na dito. At kunin mo yung isang sakong bigas mo. Ang graphic artist. Ayan, oh, Jonathan. Come. Tapos yung mga... Sinabi ko nga sa inyo, mga staff natin, open valley kayo, padala nyo sa mga magulang nyo, yung mga nangangailangan. Ay, Kuya Jake, yung nanay ko sa Palawan. Magpapadala? Padala mo ng pera. Sige, sir. Ha? Yung nanay ko. Shout out ko po pala yung aking napakamabait na ina, na mahal ko, si Corazon Maximo at si Alfredo Maximo. Shout out sa inyo dyan. Kamusta po kayo sa Palawan? Sana nasa mabuti ngayong kalagayan. Padala mo ng ano... ng pira. Hindi natin kaya padala ng bigas doon eh. Pira naman, pira. Ayan. So mag-ingat kayo sa inyong mga lugar. Keep safe everyone. Ang init dito sa Pangasinan. Grabe yung mga bata ko, Brad. Narinig ba yung tumutulog na yun? Electric pan. Nakatutok sa kanila electric pan. Napakalakas oh. Grabe. Bidyoan ko nga. Ayan, nakalimutan ko pasalamatan ang aking 4,000
300 subscriber yan sa aking YouTube channel. Thank you very much for subscription ng sa aking YouTube channel. At saka sa malapit ko nang ma-monetize yun. Meron, kailangan ko lang ng 1,000 watch hour na nanonood sa aking YouTube channel. Yan. Again, inuulit ko, yung mga kikitain natin sa ating YouTube account, pamimahagi po natin yan. Pamimigay natin yan, guys. Saan? Padala mo na lang, dali. Dali lang. Kahit 5,000, pwede na yun. Oh, Palawan Express. So, yun, guys. Yan, yung nanay ko, kailangan nila ng pera doon. Sigurado yun. Kasi wala naman din silang income doon. Ito yung mga machines natin. Ready for delivery, pero lockdown. Yan. Yung pahingahan ng mga tao ko. Ayan, oh. Ang ingay ng electric pan, ah. Mainit ba dyan? Mainit ba dyan? Mainit? Ayan. Share nyo lang po yung aking video. Sa natutuwa po ako at meron na pong 100,000 views yung aking isang YouTube channel. Ayan. Thank you very much po sa pag-share nyo po sa aking video at sa pag-follow nyo po, pag-subscribe sa aking YouTube account. Ayan. Maraming salamat sa inyo. And sana yung mga YouTuber na gusto rin tumulong o tumutulong din, subscribe nyo rin po ang kanilang mga YouTube account para naman po baka maibahagi din nila yung kanilang kikitain sa inyo. Yan. Ayun, sila, nakahiga doon. Ano yan, mami? Sandali, sige. Babay muna at mamaya na akong magla-live, guys. Ayan. Shoutout ko po pala kay Bikuman, yan. Yung ating viewer. Pa-shoutout. Ayan. Natuto na kita, Bikuman, pare. Ang ating ang tawag dito, yung ating Francis Leo Marcos na low profile version. Hello sa'yo. Ayan, sige. Babay na po. Bye.